Dear Kuya Bono, August 8, 2018, pasado alas 2 ng madaling araw, nakaupo ako sa hagdan sa labas ng Rustans na nasa tabi ng Cardinal Rosales Avenue, Cebu City. Habang nahihilo kaya nakayoko ang ulo ko dahil lasing ako. At noon ay kumakanta ako ng Happy Birthday, Colin. Happy Birthday, Colin. Birthday mo? Narinig ko ang boses ng babae. Pag-angat ko ng ulo ko ay nakita ko si Eloisa na halatang lasing din. Tumabi siya sa akin, namumungay ang mga mata at alam kong gaya ng dati ay tila nangangakit ang kanyang ngiti. Halika sa kondo, reregaluhan kita. Sabi niya tsaka pa ikinawit ang kanang braso niya sa hita ko. Malinaw sa alaala ko ang nangyari nung madaling araw na yun, Kuya Bono. Lalo na ang ginawa sa akin ni Eloisa sa sofa ng kondo niya. Hindi ko siya pinagsamantalahan. Siya ang nagsamantala sa akin. At hinayaan ko lang. Maganda si Eloisa. Maputi, balingkinita ng katawan, mahaba ang kanyang alon-alon na buhok. Laging magara ang fashionableng damit at laging nakangiti na tila nang aakit. Nakatira siya sa Avalon Condo na nasa kabilang kalsada ng harapan ng Rustans. Ako naman ay nakatira sa isang apartment sa Barangay Hipodromo na nasa gawing likuran ng Avalon. At nung madaling araw na yun ay galing ako sa isang tagong inuman sa Cabahog Street. Nakatapat ng kalsada ng Rosales Avenue. Madaling araw na yon at sa Cabahog Street ay may mga tao pa. Pero sa Cardinal Rosales ay wala na at napakadalang na rin ng mga sasakyang dumaraan. Sa Cardinal Rosales ako dumaan dahil shortcut yon pauwi sa Hipodromo. Naglakad lang ako ng mabagal dahil wala namang masasakyan. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong huminto at umupo sa hagdan sa gawing likod ng Rustans. Access stair lang yun na may handrail na tubo sa magkabilang side. Nakagitna ang hagdan na yun sa isang soft landscape na pataas, nakaayon sa anggulo ng hagdan. Ilang buwan pa lang ako sa Cebu nung madaling araw na yon. At yun nga ay 28th birthday ko. 28 na ako pero walang asawa, walang nobya. At gaya ng mga nagdaang birthday ko, lumipas lang na walang handa at sinelebrate ko lang ng mag-isa. Oh, Kuya Bono, malungkot ang buhay ko noon. Nasanay na akong nag-iisa simula nung ang kaisa-isang babaeng minahal ko at pinangarap na makasama habang buhay ay nawala sa akin. Siya si Vida, ang babaeng kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Namulat ako sa simple ngunit masayang pamilya. May hardware store si Papa sa highway, malapit sa sentro ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Mama naman ay plain housewife pero pinagkakakitaan niya ang kanyang paboritong hobby na pagpapalayok o pottery. Purong Tagalog si Mama, Kuya Bono, at si Papa ay Cebuano pero wala siyang accent. Kaya hindi mo mahalatang Bisaya siya.
Tatlo kaming magkakapatid, ako ang panganay, sumunod si Iro at bunso si Kate. 6 na taon ang agwat namin ni Iro. 3 taon naman ang agwat ni Iro at Kate. First time ko makapunta sa Cebu noong 10 years old ako. Mag-aapat na taong gulang pa lang noon si Iro. Kasal noon ang pamangkin ni Papa na nakapag-asawa ng Amerikano. All expense paid ang pag-uwi namin noon at 2 araw pagkatapos ng kasal ay sinulog festival pa. Noon pumili si Mama kung saan kami sasama, sa Pescador Island o sa sinulog. Kasi same day ang lakad na yon. Pinili nila ang sinulog. Napakaraming tao noon. Si Papa, may nakita siyang mga old friends niya, inakbayan siya at isinama. Hindi ko alam kung saan. Baby pa noon si Kate. Karga-karga siya ni Mama. Ako naman ay binilin na hawakan sa kamay si Iro. Hinawakan ko naman pero hindi ko na malayang nakabitaw ako sa kamay ng kapatid ko. Nanonood kasi ako noon ng parada at manghang-mangha sa mga nakikita ko. Kinausap ako ni Mama pero halos hindi ko marinig ang boses niya. Hanggang sa ilapit niya na ang mukha niya sa mukha ko at sumigaw siya. Nasaan si Iro Colin? Nasaan ang kapatid mo? Natatandaan ko lahat yon. Yung na-extend ang pag-stay namin sa Cebu noon dahil sa paghahanap kay Iro. Laging may pulis na kausap sina Mama at Papa at Lola. Hindi nila ako sinisi. Wala akong natatandaan ng blame sa akin sa pagkawala ng kapatid ko pero sa murang isip ko pa noon ay alam ko na ako ang may kasalanan dahil nabitawan ko ang kamay ng kapatid ko. Hindi siya nahanap, Kuya Bono. Nawala ang kapatid ko. Nawala din yung dati kong paghanga sa mga pulis. Dati pangarap ko ang maging pulis, ngunit dahil sa kabiguan nilang mahanap si Iro, na-realize ko na ang galing nila ay sa pelikula lang. Ito ay nung bata pa ako, Kuya Bono. Nakita ko din ang matinding kalungkutan at emotional pain sa mga magulang ko. Bigla na lang ako makakarinig noon ng sigaw na susundan ng iyak sa kwarto ng parents ko. Iyak ni Mama. Pero hindi lang sila, Kuya Bono, ang nagdusa. Mas lalo na ako dahil sinisisi ko nga ang sarili ko. Hindi naging masaya ang kabataan ko dahil doon. Ang parents ko, pinipilit nilang maging masaya kapag nakaharap ako na parabang pinag-usapan na nila na dapat hindi ako maapektuhan. Dapat maging thankful pa rin sila dahil isa lang ang nawala sa 3 anak nila. Dumanang 4 o 5 taon, medyo naka-move on na ang parents ko. Nagsimula na ulit magpattery si Mama. Meron siyang kubo sa likod ng bahay, doon siya nagpapattery pero nung time na kasagsagan ng pangungulila nila kay Iro, never binuksan ni Mama ang kubo niya. Si Papa naman, nakapagpatayo pa ng isang maliit na hardware sa isang barangay. Naging busy na sila. Naging busy na rin ako kay Vida, ang kauna-unahang babaeng minahal ko ng totoo at sobra.
16 na ako nang makilala ko si Vida, Kuya Bonong. Hindi siya ang unang girlfriend ko, Kuya Bonong. Nakadami ako nung first year at second year high school ako, pero hindi naman seryosohan ang mga yon. Third year, girlfriend ko pa na si Chelsea na naging girlfriend ko noong second year kami. Fourth year, nakipag-break sa akin si Chelsea at okay lang yun sa akin dahil crush ko na noon si Vida na transfer lang noon at napunta nga sa section namin. Hindi si Vida ang pinakamaganda sa classroom namin pero may kakaiba sa kanya na talagang nagustuhan ko. Una na yung kasimplehan niya, pangalawa yung kilos niyang mabini at babaeng babae, pangatlo yung boses niya at paraan ng pananalita niya, pang-apat yung malinis ngunit simple niyang pananamit. Kagalang-galang siyang babae, Kuya Bono. Lagi siyang nakangiti kaya nakaka-refresh lagi ang pagmasdan siya. Sa edad kong 16 noon, Kuya Bono, ay noon lang talaga ako na-challenge sa babae. Yung kung paano ko siya lapitan, makausap at kung anong dapat kong gawin para maging malapit kami sa isa't isa. Niminsan kasi ay hindi pa ako nakaramdam ng ganun sa isang babae. Yung 7 kong ex-girlfriend bago ko nakilala si Vida, ang dali ko lang silang napasagot. Yung iba nga, ako pa ang pinasagot. Sa madaling salita, Kuya Bono, kakaiba si Vida sa lahat. At tunay na naging hamon sa akin ang paibigin siya, lalo na't hindi pa ako nag-iisa na nakapansin sa mga espesyal na katangian niya. Ang nakaribal ko pa ay varsity player at consistent honor student sa Section 1, si Amado Villarreal. Oo, malayong mas magandang lalaki ako kay Amado pero pakiramdam ko napakapangit ko kapag binibilang ko ang magagandang katangian ni Amado. Ako kasi itsura lang ang lamang ko sa kanya. Kulelat na ako sa iba. Fourth year na kami ng Kuya Bono. Huling taon na sa high school at isa sa mga challenge ko noon sa sarili ko ay mapasagot si Vida bago kami mag-graduate. Dahil kapag hindi ko yun nagawa, baka hindi na kami magkita ulit. Ginawa ko lahat, Kuya Bono, para maging close kami ni Vida. Akala ko nung una, mahirap. Kasi sa tuwing magtatangka akong lapitan siya, parang nanlalambot ang tuhod ko at dinadaga ang dibdib ko. Pero nung dumating ang pagkakataong sabi ko, bahala na at naglakas loob akong lapitan siya. Nakangiti pa siya sa akin at nung kausap niya na ako, parang komportable naman siya sa akin. January 26 noong una ko siyang makausap at mula noon ay lagi ko na siyang nilalapitan kaya lang naroon pa rin yung kaba kapag iniisip ko na sasabihin ko na sa kanya naliligawan ko siya. Parang takot na takot ako na baka sabihin niyang ayaw niyang magpaligaw o may boyfriend na siya. Hindi ko kasi tinatanong dahil nga hindi rin ako handang marinig ang sagot niya. Inintay ko pa ang Valentine's Day, Kuya Bono, na siyang pagsisimula kong magparamdam sa kanya. Bumuli ako noon ng 3 red roses at Ferrero Rocher chocolates na nakalagay sa hugis pusong lalagyan. Dala ko ang mga yun nung pumasok ako ng school. Pero kamalas-malasan namang hindi siya pumasok. Tuloy sa teacher kong dalaga ko nalang ibinigay ang red roses at okay lang yun sa kanya dahil hindi lang naman ako nagbigay ng bulaklak kay ma'am. Kaya lang hindi naalis sa isip ko noon ang pagtataka kung bakit umabsent si Vida. Dahil ba may kadate siya? Kinabukasan ay tinanong ko siya kung bakit siya nag-absent. May nakadate ka ba? Tanong ko noon. Napatingin siya saglit sa akin bago sumagot ng, oo, meron.
Napaaray ang kaluluwa ko sa sagot niya. Binigyan ka ba ng flowers? Tanong ni Mirna na seatmate niya at nakikinig sa usapan namin. Hindi. Ako ang nagbigay ng flowers sa kanya. Nakangiti pang sagot ni Vida na kaagad kong inobject. May ganun ba? Babae ang nagbibigay ng bulaklak sa lalaki? Meron, ako. Sino ba siya? Anong pangalan niya? Tanong ko pa kahit nanginginig noon ang espiritu ko. Ben, nakangiti pa rin sagot ni Vida. Itatanong ko pa sana kung matagal na sila nung Ben na yun pero naunahan akong magsalita ni Mirna. Alam mo kasi Vida, bibigyan ka sana ng roses ni Colin pero dahil wala ka, binigyan na lang niya kay Ma'am Elaine. Napatingin sa mga mata ko si Vida. Sayang. Tila nanlulokong sabi niya. Yung red roses lang binigay ko kay Ma'am. Baka kasi malanta eh. Pero yung chocolates nasa bag ko pa. Para sa akin ba yun? Kunin mo na. Nakangiti pa rin sabi ni Vida at tila nagpasigla sa akin ang sinabi niya. Dali-dali naman ako nagpunta sa upuan ko kung saan naroon ang bag ko at kinuha ko nga ang Ferrero Rocher chocolates. Nung iibot ko yon kay Vida ay nakatitig ako sa mukha niya at halatang namangha siya. Mayaman kayo, Colin. Mahal to ha, sabi niya. Oo, mahal yan pero mas mahal kita. Yun ang inuudyok ng isip ko na isasagot ko pero hindi yun lumabas sa bibig ko. Sa ibang babae, Kuya Bono, ang lakas kong magbiro. Normal sa akin ang mambola pero kay Vida, takot na takot ako. At ang kaduwagan ko yun ang dahilan kung bakit nagtapos kami ng high school na ni hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin dahil alam kong may mahal na siyang iba. Yung Ben nga na binigyan pa daw niya ng bulaklak ng Valentine's Day. Ang totoo, tinuruan ko kaagad noon ang sarili kong limutin na lang siya pero hindi ko magawa dahil parang siya lang ang nakikita kong kulay kapag nasa school ako. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, bata pa naman kami at baka hindi naman sila magkatuluyan ng Ben na yon. Noong bakasyon na, hindi ako mapakali, Kuya Bono. Hinahanap-hanap ng mga mata ko si Vida. Noong nainaya ko si Juancho na puntahan si Mirna, second degree cousin kasi ni Juancho si Mirna, na close friend nga ni Vida. Dahil kay Mirna ay nalaman namin kung saan nakatira si Vida, mabilis naming nahanap si Vida dahil nagtitindi sila noon ng merienda sa tabing kalsada, halo-halo at iba pa, tinutulungan ni Vida ang mama niya. Ang saya nung araw na yun, Kuya Bono, dahil napaka-joker pala ng mama ni Vida. Wala ngang preno ang bunganga niya nung tanungin niya kami ni Juancho kung sino daw sa amin ang nanliligaw sa anak niya. Pero gusto kong maniwala na ako ang gusto ng mama ni Vida para sa kanya dahil sa akin siya noon nakatingin. Nakaupo kami noon sa harap ng isang monoblock na mesa na naroon talaga para may makainan ng mga customers. Nag-order din kami ng halo-halo. Magaling naman talaga ako makipagbiruan sa matatanda, Kuya Bono, kaya nabiro ko din ang mama ni Vida. Ang sabi ko, ako pa sana tita, kaso may Ben na po yung anak niyo eh. Ben? Sinong Ben? Sagot niya sabay tingin kay Vida na noon ay naglalagay ng mga sangkap ng halo-halo sa baso. Nakangiti din. Nakadate po niya ng Valentine's Day. Siya pa daw po nagbigay ng bulaklak. Sabi ko pa. Pero tumawa ito ng malakas tsaka tinapos ang paglalagay ng gatas at let's chefflan sa halo-halo. Noong maiabot niya ito sa customer ay bumalik siya sa akin at tinapik pang balikat ko. E di nagselos ka dahil iba ang nakadate ni Vidang ng Valentine's Day at siya pang nagbigay ng bulaklak. Opo eh. Sinadya kong lakasan ang boses ko para marinig ni Vida. Ewan ka na magselos dahil ang Ben na yon ay papa niyang nasa sementeryo na. Birthday kasi ng asawa ko tuwing Valentine's Day. Masayang kwento ni Aling Elma, ang nanay ni Vida. Hindi ko alam kung anong expression ang dapat kong ipakita sa mukha ko noon. Kung masaya ba o malungkot.
Masaya sana dahil nalaman kong papa pala ni Vida ang binigyan niya ng flowers, pero hindi ako dapat matuwa sa nalaman kong ulila na pala sa ama ang babaeng mahal ko. Gayun pa man ay talagang masaya ang araw na yun, Kuya Bono, dahil nalaman ko rin kung saan mag-aaral si Vida. Sa Sarmiento pala o sa Bulacan State University Sarmiento Campus. Malapit lang kasi ang Sarmiento Campus sa kanila. Kukuha daw siya ng secondary education. Kinabukasan ay magkasama ulit kami ni Juancho na nagpunta sa Bulso at tumingin din kami ng kursong pwede naming i-enroll doon. Nanumbalik ang pangarap kong maging pulis simula nung medyo matanggap na namin ang pagkawala ni Iro, kaya't nagbakasakali ako makakita ng criminology sa Bulso Sarmiento, pero wala pala. Nasa main campus pala sa Malolos at Hagonoy ang kursong yun, at dahil lang sa kagustuhan kong maging schoolmate pa rin si Vida ay doon na rin ako nag-enroll. Pero hindi education ang kinuha ko kundi BSIT. Naging formal ang paniligaw ko kay Vida, Kuya Bono. Walang araw noon, lalo na nung pasukan na hindi ko siya nakakasama kahit saglit lang. Madalas hinahatid ko siya sa bahay nila kapag nagkakataong sabay kami ng oras ng uwian. Kaya lang nung may 7 buwan na akong naniligaw sa kanya, buwan noon ng August na siyang birth month ko, at gusto ko sanang mag-birthday na kami na, kaya nag-follow up ako sa inuungot kong pag-ibig sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, "Colin, ayokong isipin mo na nagpapakipot lang ako. Ang totoo, okay ka. Wala akong nakikitang mali sa'yo. Pero naipangako ko kasi sa papa ko bilang panganay niyang anak na magtatapos ako at tutulungan ko si mama sa mga responsibilidad niya sa mga nakababatang kapatid ko. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, Colin, kundi gusto ko lang makasiguro na magtatapos talaga ako. Evida, promise. Hindi ako magiging hadlang para makapagtapos ka. Colin, naranasan ko ng magmahal at masaktan. Yung tipong masisira ang buhay ko dahil sa nangyari. Ayokong maranasan ulit yun habang nagseseryoso ako sa pag-aaral ko. Pero Vida, hindi kita sasaktan. Ganyan din ang sinabi ni Ronel sa akin ng Colin. Hindi niya ako sasaktan. Hindi ako iiwan. Pero alam mo bang, isinabay pa niya ang pananakit sa akin nung pinaglalamayan namin ng papa ko. Vida, hindi ko gagawin yun, pangako. Kung talagang mahal mo ako, Colin, maghihintay ka. Pero sasabihin ko sa'yo, kahit siguro mahal na kita, hindi pa rin magiging tayo hanggat hindi ko hawak-hawak sa mga kamay ko ang diploma ko. Inunawa at nirespeto ko ang kagustuhan ni Vida dahil mahal na mahal ko siya. Lagi kaming magkasama noon, lagi din ako sa bahay nila, pero wala kaming label. Friends lang kami. Yun ang setup namin, pero sa mata ng mga taong nakakakita sa amin, akala nila may special kaming relasyon. Mas lalo pa ako naging malapit sa pamilya ni Vida, lalo na kay Tita Elma. Masasabi kong parang mas mature si Vida kesa sa mama niya, or baka mas seryoso lang talaga sa buhay si Vida at cool na cool lang si Tita Elma. Sa totoo lang, Kuya Bono, parang bata ko minsan si Tita Elma. Masayahin, kumikera. Siguro kailangan din talaga niyang maging ganun para madali siyang ma-approach ng mga customers niya. Nagtayo na rin sila noon ng sari-sari store sa harap ng bahay nila. At noong magtaglamig ay tinigil na nila ang pagtitinda ng halo-halo, mami at barbecue naman ang tinitinda nila. Masasabi ko, Kuya Bono, na mas maligaya ako sa bahay nila kesa sa sarili naming bahay.
Mula kasi nang mawala si Iro, siguro nga nakamag-move on kami. Natanggap naming may nawala sa amin pero naging makasarili naman kami sa kanya-kanya naming damdamin. Lalo na ako na hindi naman talaga nawala ang guilt sa dibdib ko kasi kasalanan ko kung bakit nawala si Iro. Sana talaga hindi ko binitawan ang kamay niya noon. Sa mga sandaling nakakadama ako ng lungkot sa bahay, sasakay ako sa motor ko at tutunguhin ang bahay ni Navida. Doon ako nakakatagpo ng katahimikan at saya dahil ka-vibes ko nga ang mama at lahat ng nakababatang kapatid ni Vida. At syempre, naroon ang tunay na nagpapangiti talaga sa akin, ang aking mahal na si Vida. Nagkakagusto ako sa iba noon, Kuya Bono, pero hindi ako nanliligaw sa iba. Challenge ko rin kasi sa sarili ko noon ang maging tapat kay Vida. Papanatilihin kong malinis ang imahe ko sa kanya kahit hindi pa kami. Kaya lang nung third year na kami, or patapos na yung third year, nagkaroon ng problema at humaba ang panahon ng paghihintay ko sa matamis na oo ni Vida dahil natigil siya sa pag-aaral. Nagmahal kasi ulit ang mama niya at nabulagan ito. Iniwan niya ang mga anak niya, sumama sa lalaking kinabaliwan at dahil si Vida ang panganay, sa mga balikat niya napasa ng mga obligasyong iniwan ng mama nila, dahilan nga para magtigil siya ng pag-aaral. Nalungkot at nasaktan si Vida sa ginawa ng mama niya. Nagalit din ito sandali, nasuklam sa ina niya pero makaraan lang ng ilang araw ay narinig ko sa kanya mga salitang ito. Sa bagay, hindi ko masisisi si mama. Tao lang siya. Nagmahal lang siya. Napangiti ako bago ko sinabing, masyado mo akong pinapabilib sa lawak ng pangunawa mo, Vida. Colin, siguro kasalanan ko din eh. Masyado kong pinakita kay mama na matatag at maaasahan ako. Kaya siguro nagkaroon siya ng lakas na loob na iwanan kami. Kasi alam niyang hindi ko papabayaan mga kapatid ko. Hindi ko rin kayo papabayaan, Vida. Nandito lang ako para sa inyo. Napatitig siya sa akin at ikinagulat ko ang sumunod niyang sinabi. Colin, gusto mo ba? Maging mag-asawa na lang tayo. Magsama na tayo. Hindi ako nakapagsalita kaagad dahil hindi ko alam kung seryoso siya o sinusukat lang ako. Siya ang muling nagsalita. Nagulat ka, no? Pero seryoso ako, Colin. Nakita mo naman siguro puro kami babae dito. Kailangan ka namin. Pero pag-isipan mo din muna at mauunawaan ko kung hindi ka pa handa. Final examination period namin nung panahong yon. Mayayari na ako sa third year. At nung hapon na yon ay umulan pa kaya hindi ako nakapunta kina Vida. Pero kinabukasan nun, alas 5 pa lang ng umaga ay kaharap ko si Vida sa mesa habang kami ay nagkakape. Nagulat siya kasi sobrang aga ko nga. Pero sinabi ko sa kanyang dahilan. Nakapag-desisyon na ako, Vida. Okay, handa akong makinig. Gusto kong tuparin mo yung pangako mo sa papa mo. Na magtatapos ka muna bago makipag-boyfriend. Napatitig siya sa mga mata ko kaya nakita ko ang pagtulo ng mga luha niya lalo na noong sabihin kong mahal na mahal kita, Vida, kaya hindi ako magsasamantala sa kagipitan mo. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan at papabayaan kahit wala tayong label o walang espesyal na relasyon. Pero Colin, sa tingin mo ba makakapag-aral pa ako? Magkakadiploma pa ako. Oo, gagraduate naman na ako next year at kapag may trabaho na ako, ako magpapaaral sa'yo. Ako muna ang in charge sa mga gastusin dito.
kahit hindi tayo. Vida, label lang yun. Alam ko namang mahal mo ako at mahal na mahal kita. Ang gusto ko lang talaga ay matupad mo yung pangarap mo. Matupad mo yung pangako mo sa papa mo na alam kong siya mo rin gustong gusto. Noon Kuya Bono ay tumayo si Vida. Lumapit sa akin at niyakap ako. Hindi ko makakalimutan ang umagang yun na kauna-unahang pagkakataong mayakap ko rin ang babaeng pinakamamahal ko. Matuling dumaan ang isang taon, hindi lubos ang saya sa ngiti ni Vida nung graduation ko dahil may malaki siyang problema. Nakipagtaanan ang nakababata niyang kapatid na si Veron at Natural, sobrang ikinasama yun ang loob ni Vida. Pero wala na rin silang nagawa. Nagsama na si Veron at Paolo sa bahay ni Vida. Nagtigil ng pag-aaral si Veron at ito na ang tumao sa tindahan nila. Kaya lang ay wala itong hilig sa pagluluto ng merienda. Yung sari-sari store lang ang itinuloy nito nung mag-aral na ulit si Vida. At ako naman ay nakapagtrabaho sa isang private office pero minimum lang ang sweldo. Hindi lang naman kasi si Vida ang responsibility ko kundi ang dalawa pang nakababata niyang kapatid na sina Farah at Janine na pareho ng nag-aaral pa noon. May isang gabing nag-attend ako ng birthday ng katrabaho ko. Ako'y napainom pero sinikap ko pa rin dumaan kina Vida dahil nakagawian ko ng araw-araw ay nagpapakita sa kanila. Akala ko hindi ka nadadating. Nakainom ko ba? Tanong sa akin ni Vida. Sinabi kong galing ako ng birthday. Uso na ang cellphone noon pero wala siyang cellphone. Kaya hindi ako nakapagpaalam sa kanya na a-attend ako ng birthday. Nagulat ako nang tanungin niya kung gusto ko pang uminom. Hindi na, sagot ko pero pumasok siya sa tindahan at paglabas ay may dalang isang bote ng Red Horse at nagulat ako dahil siya ang tumungga. Paunti-unti lang naman. Bakit ka umiinom? Tanong ko. Para amoy alak din ako. Eh, bakit kailangan mo mag-amoy alak? Tanong ko ulit pero ang sagot niya, gano'n ka ba kalasing, Colin? Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. So matatandaan mo ang mangyayari ngayong gabing ito? Ano bang mangyayari? Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay tumungga ulit sa bote para tuwing malalasahan ang alak ay tila nagugusot ng mukha. Inagaw ko sa kanyang bote at ako ang lumaklak sa natitirang laman nito. Pagkatapos nun ang sabi ko, ano bang drama mo ha? Pinipilit mong uminom, hindi naman kaya ng sikmura mo. Tinitigan muna niya ako bago siya tumayo. Sumunod ka sa akin. Narinig kong sabi niya. Pumasok siya sa kwarto niya at sinundan ko nga siya. Noon Kuya Bono naganap, ang akala ko'y matagal ko pang mararanasan kay Vida. Ipinagkaloob niya sa akin ang kanyang katawan at dahil doon ay mas lalo pa akong nahumaling sa kanya. Minsan pang naulit ang pangyayaring yun Kuya Bono, gabi bago ang graduation ni Vida sa college. Kagad din siyang nag-review para sa board exam at nakapasa naman. Nagturo siya sa isang private school habang nakaline up sa public school. Isang araw ng mga panahong yun ay
may natanggap siyang sulat mula sa mama nila. Mayroon daw itong malalang sakit at nasa Cebu City ito. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong makatanggap sila ng balita tungkol sa ina nila. Kaya naman agad kami nagtungo ng Cebu City. Maayos naman ang bahay ng asawa ng mama nila na isa din palang biyudo. Mayroon itong dalawang anak na pareho ding babae, parehong maganda, ngunit pareho ding halatang may masamang ugali. Sila sina Elvira at Eloisa. Oo, Kuya Bono, doon ko unang nakilala si Eloisa. Mapayat na noon ang mama ni Navida. Hindi na nakakabangon ngunit kinarga nila ito. Isinakay sa kotse upang dalhin sa isang albularyo sa kabilang bayan. Dahil hindi na kami kasya sa kotse ay pinaiwan na lang nila ako. Natulog na lang ako noon sa kwartong pinagamit sa akin ngunit hindi ko inaasahang papasukin pala ako ni Eloisa. At hindi siya pumayag na walang mangyari sa amin. Tinakot pa nga niya ako. Sisigaw daw siya at sasabihin niyang nire-rape ko siya kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. In short, Kuya Bono, may naganap sa amin ni Eloisa. At aminado rin ako na hindi ang kalibre ni Eloisa ang pwedeng tanggihan ng kahit sinong lalaki. Maganda siya, maputi, sexy, at mahusay sa kama. Hindi nga lang nawala ang takot ko noon na baka magsalita siya, lalo na kay Vida, at natural magagalit sa akin si Vida. Kinagabihan ay bihis na bihis si Eloisa nung pasukin ulit niya ako sa kwarto upang hagkan lamang ako. Napakabango niya, napakahot talaga niya. Mabuti na lang at nakaalis na siya nung dumating si Navida. Naalarma lang ako noon dahil napaka-init ni Vida. Kararating pa lang nila ay pumasok ko agad siya sa kwarto at nahiga. At nung puntahan ko'y napakataas ng lagdat niya. Nung sumapit ang madaling araw ay nagkagulo ang bahay dahil nagko-convulsion si Vida. Isinugod namin siya sa ospital ngunit kahit tinurukan na ng gamot ay hindi bumaba ang lagnat niya. At ni hindi na siya sinikatan ng araw. Hindi namin maunawaan ang paliwanag ng doktor kung paano namatay si Vida. At kung paanong ang mama nila ay misteryosong gumaling. Hindi rin ako makapaniwala, Kuya Bono, sa naging haka-haka nila. Kinulam daw ang mama nila, pero gumaling ito at si Vida ang naging kapalit. Ayoko talagang maniwala, Kuya Bono, pero hindi ko rin talaga maipaliwanag. Alam na alam ko na walang sakit si Vida. Hindi siya sakitin. Mula nung makilala ko siya, ni minsan hindi ko matanda ang nagkalagnat siya. Hindi ko yan matanggap. Yun ang pinakamahirap na pangyayari sa buhay ko.
araw bago namin iuwi si Vida ng Bulacan ay napansin kong may kasamang binata si Elvira. Ang nakababatang kapatid ni Eloisa at hindi ko maipaliwanag kung bakit kinilabutan ako nung matitigan ko ang lalaking yon. Kahawig ko kasi, pero mas kahawig ng papa namin. Kaagad Kuya Bono ay si Airo ang pumasok sa isipan ko. Siya namang dating ng sasakyang pagsasakyan namin kay Vida. Inuna namin siyang isakay bago ako naman ang sumakay, pero may kumalabit sa likod ko. Paglingon ko si Elvira at kasama niya ang binatang bisita niya. Magkahawig kayo, oh, sabi ni Elvira. Noon ay napatitig ulit ako sa mukha ng lalaki. Anong pangalan mo, Brad? Tanong ko. Jason Brad, sagot niya. Nakipagkamay ako sa kanya bago ako sumakay dahil tinawag na ako ni Aling Elma. Sumakay na ako. Inuwi na namin ang Bulacan ng mahal kong wala ng buhay. Yun ang mga panahong pinakamadilim talaga ang buhay ko. Ang hirap tanggapin, Kuya Bono, lalo na't may tinatago pa akong guilt dahil hindi alam ni Vida na natukso ako habang nasa albularyo sila. Dati hindi ako naniniwala sa karma, pero wala talaga akong maisip na dahilan kung bakit nangyari yun kay Vida. Sarili ko na naman ang sinisi ko. Malas talaga ako, isinumpa yata ang pagkatao ko. Nawala si Airo dahil sa akin, tapos nawala din si Vida. Pilit ko namang nilabanan, Kuya Bono, yung parang pagtatawag sa akin ng kasamaan. Pero hindi ko naiwasan dahil ang hirap palipasin ng bawat gabing si Vida ang iniisip ko, kaya naglalasing ako. Kahit sa mga araw na hindi ako nakainom, parang lasing ang isip ko at puro katarantaduhan ang nagagawa ko. May isang araw pa, nagdadrive ako ng lumang motor ko. May makakasalubong akong tricycle, pero nakabuntot sa kanya ang isang puting pickup. Nabwisit lang ako dahil nakita naman ang driver ng pickup na mabilis ang patakbo ko. Pero sasalubungin pa ako. Inagaw niya ang way ko dahil nga in-overtaken niya yung sinusundan niyang tricycle. Hindi ako gumilid, Kuya Bono. Hindi ko ibinigay sa kanya ang way ko. Bumusina siya ng napakalakas. Pero lalo lang akong nagngit-ngit. Ibinangga ko ang motor ko sa pickup. Pero tumalon ako. May gasgas ako, pero tumayo ako para salubungin ang driver ng pickup na bumaba noon upang tingnan ang pinsala sa harapan ng sasakyan niya. Minura ko. Minura din ako. Siya namang may padaang police patrol at natural. Abswelto ako dahil kitang-kita nila na nasa tamang side ng kalsada ako. Nagkapera pa ako para sa damage ng motor ko. Pero sana kahit gaano ka katarantado, huwag mong gagayahin ang ginawa ko. Sirang-sira lang talaga ang utak ko noon. Pero ngayong okay na ako, ay medyo kinikilabutan ako kapag naaalala ko yun. Nasisanti ako sa trabaho, Kuya Bono, dahil
Nung magpunta pa lang kami ng Cebu para tingnan ang mama ni Vida, 4 days lang ang pinayagang leave ko pero na-extend ng 3 linggo dahil sa bigla ang pagkawalan ni Vida. Natanggap naman nila ang rason ko noon pero naapektuhan nga ako sa pagkawalan ni Vida at naging talamak ako sa alak. Madalas pumapasok akong may hangover. Kung minsan nakainom at nakakatulog ako sa opisina. Tinanggal na nila ako. Isang taon na Kuya Bono mula nung malibing si Vida. Tambay lang ako sa bahay noon at noon pa lang nalaman ng magulang ko ang kwento ko na namatayan ako ng girlfriend. Nashock si Mama. Umiyak pa nga sa harapan ko. Kaya daw pala parang wala ako lagi sa sarili ko at madalas pang umuuwing lasing. Ang tanong ko noon kay Mama, nakikita niyo rin pala ako. Natigilan siya sa sinabi ko. Siyempre naman, nasa iisang bahay tayo anak. Ah, hindi ma. Hindi ako nanunumbat o ano paman. Matanda na ako at tama lang na hindi niyo na ako dapat sinisita kapag umuwi akong lasing o bakit natanggal ako sa trabaho. I'm sorry anak. No ma, wala kang dapat ipag-sorry. Sabi ko para lang tumigil na siya pero lalo pang humaba ang usapan at nabalik pa sa isyu ng pagkawala ni Airo. Alam daw niyang naramdaman ko noon na napabayaan ako dahil si Airo na lang lagi ang iniisip nila. Naikwento ko kay Mama na may nakilala ako sa Cebu na kamukha ni Airo, kamukha ni Papa. Nagitla si Mama at sunod-sunod lang tanong pero wala akong maikwentong madami dahil iuuwi nga namin noon ang mga labi ni Vida. Ang sabi ni Mama, anak, total wala ka namang trabaho ngayon. Pwede bang bumalik ka sa Cebu? Baka yung kapatid mo na yun. Pakiusap niyang umiiyak, hawak niya ang dalawang kamay ko at nanginginig siya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nabalik nga ng Cebu. Pero doon Kuya Bono ay nagtagal ako dahil doon ay nakahanap pa ako ng trabaho. Pinili kong magtagal doon dahil parang naiwasan ko ang maraming alaala ni Vida sa Bulacan. Mga alaalang parang pumapatay ng tuluyan sa puso ko. Noong dumating ako sa bahay ni na Eloisa, wala ang kapatid niyang si Elvira at si Eloisa ay nag-iimpake din. Lilipat daw siya sa kondo ng sugar daddy niya. Inakit ulit ako ni Eloisa noon at nagpaakit naman ako. Nagpatulong pa siya sa akin pagkatapos noon na maghakot ng mga maleta niya papunta sa Avalon Condo. Pero nangako siya na kapag hindi niya na-contact ang kapatid niyang si Elvira ay siya mismo ang sasama sa akin papunta sa bahay ni na Jason. Hindi dumating ang sugar daddy ni Eloisa noong hapong yon kaya tinawagan niya ako at sinamahan nga sa barangay kung saan nakatira si Jason. May edad na ang babaeng nadatnan namin. Siya si Tita Leonida na isa palang matandang dalaga at lola daw siya ni Jason. Wala si Jason noon dahil inutusan daw niya itong maningil ng renta sa apartment nila sa Lahog. Hindi ako nakapagpigil Kuya Bono, kahit alanganin ako kasi nga hindi naman ako marunong mag-Cebuano. Cebuano kasi ang gamit nilang salita. Tinanong ko siya sa Tagalog. Totoo niyo po bang apo si Jason?
Tanong ko. Napatitig siya sa akin bago sumagot ng, "Eh hindi, kasi nga hindi naman ako nakapag-asawa. Si Jason ay inampon lang ng pamangkin ko." "Sino pong pamangkin niyo?" "Si Edna, pero wala na siya. Namatay siya noong 2016. "Saan po niya inampon si Jason?" Noon ay napalalim ang titig sa akin ni Tita Leonida. "Bakit ba, iho? Ang dami mong tanong tungkol kay Jason." "Wala po. Sagot ko na lang dahil ayoko siyang magduda o ma-stress sa akin." Pero kasunod doon, Kuya Bono, ay tinawagan ko si Mama. Kinabukasan ay nagbiyahe sila upang sila na ang magipag-usap kay Tita Leonida. And to cut this story short, Kuya Bono, ay nakumpirma nilang si Jason nga ang nawawala kong kapatid na si Iroh. Wala namang naging problema kay Jason o Iroh. Naniwala naman siyang pamilya niya kami dahil dinala lahat ni Mama ang mga pagpapatunay na siya nga si Iroh. Maliban pa siyempre sa kitang-kita naman sa mga mukha namin ng pruweba. Mga pictures din niya nung maliit pa siya. At si Tita Leonida ay kumbinsido rin dahil natatandaan daw niya ang petsa noong idating daw ng pamangkin niya si Iroh sa bahay nila ay siya ring araw na nawala si Iroh. Hindi namin tiningnan yon bilang kidnapping, at kahit pa masasabing kidnapping yon ay wala naman na yung salarin. Mahal na mahal daw ni Iroh ang kinilala niyang ina, pero hindi rin niya maiwanan si Tita Leonida. Kaya't umalis din si Mama ng Cebu na hindi nila kasama si Iroh. Nagpaiwan din ako dahil kalilipat ko nga lang halos noon ang apartment mula sa hotel na tinirhan ko nung dumating ako. Nagulat si na Mama noong sabihin kong may apartment ako, pero hindi na sila nagtanong pa nung sabihin kong doon muna ako magtatrabaho. At nakahanap nga ako, Kuya Bono, ng trabaho. Mas magandang kumpanya pa dahil international company ito na hindi ko na lang babanggitin kung ano. Yun nga lang, pakiramdam ko noon ay talagang alcoholic na ako. Pagkagaling ng trabaho, uuwi ng apartment, magbibihis lang at lalabas na para uminom ng nag-iisa. Uuwing medyo lasing, matutulog ng mahimbing, gigising sa umaga para papasok sa trabaho. Okay din ang sex life ko noon, lalo na kapag may pera dahil maraming babae sa bar na pwedeng i-take out. Paminsan-minsan din ay natatangay ako ni Eloisa, lalo na kapag wala sa Cebu ang sugar daddy niya. May isang gabi kasing biglang dumating si Eloisa sa bar kung saan ako palaging umiinom. Nagkataon lang yung Kuya Bono kasi wala namang kaming contact noon. At mula noon ay doon na rin siya lagi nagpupunta, at kagaya ko ay lagi din siyang nag-iisa. Sa totoo lang, parang pareho kami ni Eloisa, Kuya Bono. Parehong walang direksyon ang buhay namin. Siya, nagpapagamit lang sa kanyang sugar daddy dahil nakukuha niya lahat ng gusto niya. Yung mga luho niya. Pero hindi daw niya mahal ang sugar daddy niya. Pera lang daw ang habol niya. Minsan natanong ko siya, "Kung sino-sinong lalaki ba pinapatulan mo?" Sinampal niya ako pero hindi tumama. "Hindi porket na ikakamaw mo ako, Colleen, ganong klaseng babae nang tingin mo sa akin. Ikaw lang at si Simon ang nakaka-sex ko, no?" "Eh bakit? Maraming papatol sa'yo kung gusto mo." Hindi niya ako sinagot, sa halip ay tinanong ako ng ganito, "Colleen, kung magandang pagkakakilala mo sa akin, kung nakilala mo ako bilang matinong babae, magugustuhan mo ba ako?" "Oo naman. Ang gusto ko sa babae, simple lang.
Okay. Kaso hindi ako simple. At hindi rin siguro kita papatulan kung sakali dahil nahirap ka lang. Nilalait mo na ba ako niyan? Hindi naman, pero totoo, di ba? Wala kang pera. Oo, totoo. Pero hindi ba ako pwedeng laitin, Loisa? Dahil babalik sa'yo ang lait mo. Paano? Eh, patay na patay ka sa akin eh. Biro ko at inasahan kong bubuelta siya. Pero hindi. Sa halip ang sabi niya ay... Oo, Colin. Gusto talaga kita. Sana mas maaga mo akong nakilala. Sana nung matino pa ako. Sana nung simple pa ako. Noon nagsimulang magkaroon ng marka sa isip ko si Eloisa. Hindi na siya kagaya ng dati kong iniisip na pagkataon niya na malandi, materyosa, mapaglaro. Kasi nalaman ko ang kwento niya, ang dahilan kung bakit siya nagbago. Mahal na mahal daw niya ang mama niya pero namatay ito dahil hindi na ipagamot ng tama kasi mahirap sila. At ang papa nila ay dati nang walang amor sa mama nila. Shotgun wedding daw ang kasal ng mga magulang nila. Parang pinikot ng mama niya ang papa niya, kaya sila nagsama na walang damdamin ang papa niya sa mama nila. Ang pagkawala daw ng mama niya ang dahilan kung bakit niya isinumpa ang kahirapan at kung bakit lubha siyang namuhi sa papa nila. Nung makilala niya si Simon, ang ex-sugar daddy niya, virgin pa raw siya noon pero pikit mata ay pumatol siya dahil napakayaman ni Simon na isang Chinoy. Unti-unti Kuya Mono ay nagkaroon ako ng mas malalim na pagpapahalaga kay Eloisa hanggang sa isang gabing magkaniig kami. Katatapos lang naming maghalikan sa ibabaw ng higaan ko ay napatitig siya sa akin. Umamin ka nga, Colin. Mahal mo na ako, no? Bakit masasabi yan? Ramdam ko sa mga halik mo, sa hagod ng kamay mo sa katawan ko, sa mga titig mo. Umamin ka nga. Eh, ano naman kung mahal na kita? Wala naman akong pera para matubos sana kita kay Simon. Napangiti siya. Yung signature smile niya na parang nangaakit at lalo pang nagpapaganda sa mukha niya. So, hiyas pa lang tingin mo sa akin? Pwedeng isanla? Nagulumihanan ako nung una sa sinabi niya. Anong pinagsasabi mo, Eloisa? Anong sanla? Eh sabi mo tutubusin mo ako kay Simon. Ah, yun ba? Mahal din kita, Colin, noon pa. At kung gusto mo talaga ako, iiwanan ko si Simon. Sasama ako sa iyo pero ayokong dito tayo sa Cebu. Saan mo gusto? Sa amin sa Bulacan? Hindi. Eh saan? Doon sa lola ko sa mother side. Sa Mindoro. Pinagbigyan ko si Eloy sa Kuya Bono. Umalis nga kami ng Cebu pero bago yun ay nagpunta kami kina Tita Leonida. Naging malapit na rin kasi kami noon ni Tita Leonida dahil napakabait niya. Nagpaalam lang ako sa kanila ni Airo. Sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro ay tumira kami sa lola ni Eloisa.
At doon si Eloisa ay nagsimulang bumalik sa pagiging simple na siyang dahilan kung bakit tuluyan akong nahulog sa kanya. Noon ko rin nalaman na napakasarap pala niyang magluto at ang dami niyang alam na putahe ng ulam. Naisipan pa namin magbukas ng karinderya kasama ang mga pinsan niya. Napakaganda rang simula ng aming munting negosyo ngunit nagka-pandemic kaya nagsara ang karinderya. Nung okay ng pandemya, nagpakasal na kami sa Puerto Galera. Dumating ang pamilya ko, pati si Airo at Tita Leonida. Si Airo ay isa sa mga abay namin. Napakasimple lang ng aming kasal ngunit napakasaya, Kuya Bono. Muling nagbukas ng karinderya si Eloisa pero isang umaga ay sinabi niya sa akin na buntis siya. Noon ay para akong naalarma. Magkakaanak na kami pero wala pa akong ipon kaya naisipan kong mag-abroad. Pinalad naman ako, Kuya Bono, na mapasok dito sa pinakamalaking kumpanya ng Saudi Arabia, ang Saudi Aramco. Mababa lang ang pwesto ko dito sa office as technical staff pero malaki-laki naman ang sweldo. Panimula sa pagtubad namin ng mga pangarap namin ni Eloisa. Nanganak siya noong September 2022, Kuya Bono. Wala ako doon kasi nakauwi ako January 2023 na. Nagbakasyon lang ako ng 2 buwan then bumalik din ako dito dahil kulang pa ang aming ipon na pampagawa ng sarili naming bahay. Hindi ko kailanman makakalimutan si Vida. Maliwanag at maningning ang mga alaala niya, pero ang pagkawala niya ang nagdulot din ng karimlan sa buhay ko. At nung nasa kadiliman ako ay nakadama ako ng pag-ibig sa isang babaeng nagdidilim din ang mundo, si Eloisa. And during those dark times of our lives, we found love. Love that changed us both. Love that gave us another chance to live a brighter life. Tuluyang nagbago si Eloisa, Kuya Bono. Ngayon ay napakasimple niya. At mahal na mahal niya kami ng aming anak. Kaya't ako naman bilang OFW ay patuloy rin nagsisikap para sa aking asawa at anak. Hanggang dito na lamang at sana'y mabasa mo rin itong simpleng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Colin. Kahugot na, Colin, sana hindi mo masamahin kapag sinabi kong napakaganda ng iyong kwento. Kasi napakarami mong emotional pain na pinagdaanan. So sometimes, hindi talaga magandang papurihan ang isang kwentong napakaraming pasakit. Hindi ba? But I believe na maraming nagandahan niyo sa iyong kwento. Ganoon naman talaga yung kwento, hindi ba? The more na maraming ups and downs sa buhay mo, the more na maganda. Kesa naman sa buhay namin plain lang, hindi ba? Anyway, kahugot na, Colin, it's destiny. And I really love that idea na you found love in the dark. Wala akong masyadong masasabi tungkol sa pag-iibigan ninyo ng asawa mo ngayon, pero saludo ako kasi whenever we're in darkness kasi, ang kailangan natin ay liwanag. And I know na ang pagdating sa buhay mo ni misis mo ay siyang nagbigay ng liwanag sa'yo, hindi ba? At ikaw din ay nagbigay ng liwanag sa buhay niya. A beautiful story, kahugot na, Colin, and I do hope na matapad niyo ang inyong mga pangarap ng iyong misis at ng iyong buong pamilya, hindi ba?
Ang hindi ko lang masyadong nagustuhan sa iyong kwento ay parang hanggang ngayon ba ay meron ka pa rin kaya hindi ka pa nakaka-cope up doon. Di ba nagkaroon kayo ng problema dati sa pamilya mo na ang pagkakasabi mo ay mas naging makasarili kayo sa inyong mga damdamin since nawala si Iro sa buhay nyo. Hindi ba nabalik yung dati na happy family kayo? Kasi after graduation mo ay iba yung pinagtuunan mo, hindi ba? Ibang tao, hindi yung pamilya mo. If you notice that. Anyway, siguro, iba-iba naman kasi tayo ng pamilya. Meron kasi yung mga magulang na pinag-aaral yung anak nila sapagkat gusto nilang later on ay may makatulong sa kanila. Meron din namang mga family, may mga parents naman na obligasyon lang talaga nilang pag-aralin yung mga anak nila nang walang inaasahan in return. Diba? Baka ganun kayo. Kaya hindi ko narinig anywhere in your story na nagbigay sukli ka sa magulang ko. Iba-iba tayo and I respect that also. And again, your story is a beautiful story, Kahugot na Colin. And again, maraming salamat. Ngayon sa ating first 20 shoutout, si Archangel, pa-shoutout po kay Jake Tomas ng Alicia Isabella. Oy, kabarangay, kabayan. I love you so much. That's coming from Miss Capricorn. Puso pa pala pa ito, mga Miss Capricorn, Miss Taurus na ito. No? Joseph Vergonia Reynoso, shoutout ko yung bono sa asawa ko, si Elsa Reynoso, na nasa Hong Kong, na parehas kong adik sa programa mo, at sa dalawang anak namin na si AJ at John Joseph. From Joseph Vergonia Reynoso. Moises de la Cruz, pa-shout ko yung bono, at kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Ebert Tesoro, pa-shout ko yung bono. Lagi po akong nakikinig sa mga kwento. Salamat, Ebert Tesoro. Daisy Lynn Ferrer, Britannia. Shout ko yung bono, Family Britannia, dyan sa puno na Regta, Aritao Nueva Vizcaya. It's me, Daisy Lynn Britannia, from Doha, Qatar, kay Wesley Afalia sa Bagabag Nueva Vizcaya. Thanks a lot, Daisy Lynn. Mula naman kay Gilbert, pa-shout po, ang sarap makinig lalo na kapag tanghaling tapat. Tapos ang kasarapan ng himoy ng simoy ng hangin. And DJ Kiko, pa-shout po yung bono sa aking dragona na si Rose Ann Abad from City of Ilagan. Mula naman kay Solano. Shout po yung bono, Giovanni Solano Tobias, taga-Tagum, Davao del Norte, andito po sa Hong Kong. Salamat mo, no skips, and thanks a lot, Giovanni. Tama, Giovanni, di ba? Tama, Giovanni. Maraming salamat. Brian J. Olangka David, pa-shout ko yung bono sa mama ko na nasa Palagao Norte, Gataran, Cagayan. Melvin Espiritu, pa-shout po ko yung bono at sa anak ko na si Elijah Limbuel Espiritu na magbe-birthday bukas, February 20. Parang 29 na yata ngayon. At kay Kuya Client John Espiritu and to my wife Lonaline, always nakabang po sa bawat kwento mong babasahin. And this is from here, Santa Teresita, Cagayan Valley po, Melvin. Michael Bulaw Taluping, shout po yung bono kina Katriona Mitch at Mike Adrelix dito sa Midland ng Baran, Tabuk City. Hi, people of Tabuk. Karen Sapphire Kimaw Kapuyan, for the first time hindi ako nabulol sa pangalan mo, Karen. Good day, pa-shout po sa aming lahat dito sa Hong Kong. Always a bangers, Christy Baluang, Ruth Lumita, Kimaw, Jeff Shane, Asheron, Mierfino Baluang, Olaw, at si Ate Marificoliado. Thanks a lot, Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. Jackie Lou Miguel, pa-shout po ulit kay Jufi na miss ko na. Lagi mong ingatan ang sarili mo. Thank you, Kuya Boro. Walang sawang pagbabasa. Salamat din, Jack Lou. Ivy Basa Martinez, good afternoon, Kuya Boro. Always listening here in Hong Kong. Always sa aking mahal na pamilya dyan sa Dalin, Baguio, especially sa aking poging apo. God bless for and more power. Ivy Basa Martinez. Mula naman kay Catherine Lastica Domingo. Pa-shout po, I was listening here in Israel. I am from Benito Sullivan, Isabela. Thank you, Catherine. Mula naman kay Dumanas B. Miria Ariana. O Mir Ariana. Pa-shout ko yung bono sa lahat ng mga OFW sa Kuwait na gaya ng o gaya kong takapanginig mo. It's me, Marites Dumanas from Alilem, Ilocos Sur. Maisel Salvador, hello ko yung bono, pa-shout po here in Abha, Saudi Arabia, thank you for another update. May papakinggan na naman ako habang nagdidinis. I hope you enjoyed the story.
Praise Q Bonilla, pasyat ko yung from Cabo, Peña Blanca kayan. Pabati naman po yung anak ko na si Ace Ivan Bonilla with honor last week sa recognition nila. Lagi din po siya nakikinig sa kwento nyo. Praise Q Bonilla, congratulations. Wala naman kay hi-hi, shout po sa family ko sa Philippines. Abangar sa mga kwento mo here in Qatar. Wala naman kay Jessamay Paliktik Pagsul. Grafenan po, pa-shout naman po Kuya Bono. Lagi kami nakikinig ng Mr. Kong nga esturismo dito sa okay, Solano, Nueva Vizcaya. Wala kaming pinapalagpas. Napakinggan na rin namin yung mga old stories. God bless you and more power. Thank you, Jessamay Paliktik Pagsul, at sa iyong Mr. Melodia Gabriel Antaya naman, pa-shout po sa asawa kong si Terry Norris Adriatico from Alicia. Avid listener mo po siya, Kuya Bono. Melodia, hi sa inyo ng mister mo. Wala naman kay Ate Faye, shout po sa lahat ng mga abakers ng love stories ni Kuya Bono from Jaja of Hong Kong. Angelito Heron, hello Kuya Bono, pa-shout ulit kami dito sa MVC Laboratory, Minanti Uno, Cavayan City. Salamat Angelito and workmates. Reden Ace Albert Torres, shoutout Kuya Bono from Burgos, Isabela, praying for you. Maraming salamat, and I also pray for you, Reden Ace Albert Torres. Maraming salamat. Ugalde Sagiliv Nicole Villegas to. Gandang buhay Kuya Bono Bangers here. Pa-shoutout nga po Ugalde family sa Lalo, Cagayan Valley. Ingat po lagi from Joy of Dubai. Lani Balinan Lagitan Bakay o Ligutan Bakay. Pa-shout out naman po listening here in Hong Kong, at pagbati naman po sa pinsan kong mag-birthday bukas na si Nita at kay Ate Minmin na mag-birthday sa March 2. Salamat po. God bless you also, Lani. Rema Jane Tuzon Lagunti, pa-shout out po sa family ko sa Lasam, Cagayan. Thank you po and God bless. God bless you too. Carol Tongpalan Batugal, meron na naman akong papakinggan as in the shout out. Pa-shoutout po sa anak ko na si Joel Bert Batugal na kasalukuyang nag-OJT sa law office sa Tugigaraw ngayon. Thanks a lot, Kuya Bono. Wow! Magkakaroon ka na yata ng anak na abogado, Carol. Congratulations. Randy Kilang Pasikolan, pa-shoutout Kuya Bono. A blessed Sunday po. Sunday pa ba ngayon? Sunday ba ngayon? Nalilito na mali yata yung nabuksan ko. Tama naman. Ayun na. Pa-shoutout, a blessed Sunday, Kuya Bono. Pa-shoutout din yung tropa ko sa One Lug Special sa dalawa kong kasama na si na Boss Mervin Chua and Joshua. It's me coming from Randy Kilang Pasikolan ng Sariano, Isabela. Sana mabasa mo ito. Okay, nabasa ko nga kaya nalilito ako. Is it Sunday today? Thursday pa lang naman. Nalito ako sa iyo. Akala ko mali yung na-open kong post. Lastly, Marnina Jane Boo. Hello Kuya Bono, lagi po akong nakabang sa mga bagong upload mo Kuya Bono. Shoutout po Jane and Mar na OFW dito sa Taiwan, sa family ko sa Pinas, sa Tugigaraw, kay mama ko, mga kapatid ko, lalong-lalo din sa dalawang anak ko. God bless your station. Wala, station na naman. Dapat ano nangyayari sa inyo? Kanina Sunday, ngayon naman station. Eh hindi naman ako DJ, wala tayong station. Okay, this is just a very humble content house. Anyway, yan na muna mga pa-shoutout natin. Next time, agahan nyo makahugot sa upang sagurado mapasok kayo sa First 20. Maraming salamat din sa paglalaan ng oras sa ating story for today dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.